Kaya mga kapatid, ito yung mga components ng clutch na papalitan natin dito sa ano, sa Adventure na tanggal na natin. Makakapal pa naman yung mga lining niya. Ayun oh, kung tutusin makakapal pa. Yung pressure plate niya hindi pa naman talaga totally na may problema na yung mga fingers, no? Kaya lang yung kanyang pinaka plate yun, hindi na maganda. Hindi na maganda yung kain, kaya dragging na siya. Tapos yung fork niya, sinukat ko to. Compare doon sa bago, 2 mm na yung inilalim dito. So kung 2 mm yung inilalim nito, tapos nabawasan na rin to ng almost 2 mm, tapos nabawasan din to ng sabihin nating 1 mm. Pwede ano na po yun, 5 mm na. Tapos yung flywheel, nakadalawang replace na po yan. So i-assume natin na another 2 mm yun. Pwede 7 mm na yung nawala dito. So ngayon, palit lahat tayo ng components para talagang maipakita natin na yung ating gagawing trabaho na paglalagay natin ng maiwagang washer, no, eh makakatulong. Yung inilagay po namin pyesa dito ay XAD. Yan sa Adventure na yan. Ito pong original Mitsubishi, pero XAD rin yung brand. Kaya may makikita po tayo, ayan, no, XAD rin, no. Pero Mitsubishi siya, original. So si XAD pala ang ano rin, ang brand manufacturer nitong mga pyesa, yung clutch lining si XAD rin. Ngayon, ito kasi dahil napalitan na to, hindi na to yung original niya. Hindi na siya XAD. Nagulat lang yung may-ari nito na sabi niya hindi pa raw ito napalitan, pero nagsa-Saudi kasi siya. So hindi natin alam kung nung wala siya, tol. Ego na palitan. Okay. Yan, sinasalpak na po nila yung transmission ng Adventure. Na ito po talaga ay bagong-bago pa, kung titignan niyo yung plate number, no? Kaso matigas na yung clutch, hindi pa tumagal ng ilang taon yung original na clutch assembly na binili, tumigas kagad. Nag-slide na nag-slide yung clutch hanggang sa nasunog, tapos yun nga yung unang palit nila, nagpa-replace na sila ng flywheel. Kaso nung ni-replace, sigurado titigas yun, sigurado yun. Hindi naman nilagyan ng maiwagang washer. So, ang nangyari, adjust sila ng adjust sa pedal para lang masabing lumambot. Kasi nga, nagbago din yung timpla ng clutch noon, nung ni-replace. So, matigas pa rin talaga. So, dinala dito sa amin. Kaya lang, nakita namin na yung kanyang flywheel, hindi pantay ang pagkaka-replace. So, inulit ni Chip yung pagkaka-replace yung flywheel, at ito, kinakapit na namin. At ipapakita ko sa inyo kung paano ba namin ito nilagyan ng mahiwagang washer, kung gaano kalaki yung mahiwagang washer na naming nailagay. Ayan. So ayan mga kapatid, kita nyo na naman si Chief. Pasensya na kayo at ganito yung bihis namin kasi napakainit po dito, summer ngayon. Kaya kung pwede nga lang nakahubad kami, maghubad po kami dito sa talyer, kaso hindi po talaga pwede. O Chief, ano ba yung pinagkakaabalahan mo na naman? Tignan ko lang yung lalim nung ano, nung bago. Oo. Saka yung lalim ng? Nung luma. Lumang ano ba yan? Fork. Fork ng Mitsubishi. Adventure. Oo. So yan yung luma. Yung luma. Tapos kumuha tayo ng bago. O ngayon, ano ang difference nung lalim nila? Ano lang eh. 2 mm ang difference. 2 mm, malaki yun. No. Di ba kaya nga kung halimbawa, nag-replace ka, nagbawas ka ng 2 mm, lumalim yung butas ng fork ng 2 mm. Malayo na yung... Depor na yun. Malayo na yung release bearing. Oo, tapos numipis yung clutch mo ng another 2 mm. Tapos yung itong pressure plate mo numipis ng 2 mm. 8 mm na yun. Ang layo na, no? So magkakalso na lang tayo dun sa... Ano epekto pagka malayo na? Matigas. Di ba?
Tigas ng clutch. Kaya kahit palitan mo ng bago nito, matigas pa rin. Matigas kasi ang nawala sa flywheel 2, ang nawala sa fork 2, kung hindi ka magpapalit ng bago. Kaya nga. O, ano instruction? Ano instruction mo? O, hindi palitan. Palitan na. Tapos ano na gagawin yan? Lagyan natin ng mahiwagang washer. Alam niyo, ano, si Chip, may washer ka na? Yung may wagang washer na yan, talagang ano yan, si Chip talaga nagsabi sa amin yan. Okay, yung dalawa, testing. Dami na naman natutunan itong mga batang to. Ayan, ikabit na ang bagong fork. So yan mga kapatid, ito yung pinaka-clutch. Bagong-bago. Ito nga ikinabit natin dito sa Mitsubishi Adventure. So hindi lang basta papalitan mo ng bago kasi magsusukat pa rin tayo. At titignan natin kung yung bang lapat ng bawat components sakto at tama. Kasi pag hindi talaga tama, hindi talaga yan lalambot. Oh mga kapatid, para dun sa mga nagtatanong kung paano namin inilalagay yung washer, yung maiwagang washer, at kung gaano karami at kung gaano kalaki, ito ipapakita namin sa iyo kung napakitanggal mo yung goma. Ito pong transmission na to ng Adventure, dalawang beses nang na-replace yung flywheel. So malaki-laki na rin talaga yung nabawas doon sa flywheel. Kaya kung makikita nyo, ang dami naming nailagay na washer. Ayan o. Pero mahaba pa naman yung ano, yung tornilyo. Mahaba pa naman yung pivot ball. Ngayon, paano ba namin sinusukat yan? Kaya kung mapapansin nyo, yung pinaka labi nitong release bearing, dapat namamantay siya dito. Ayan. Dapat namamantay siya. So ito, saka iyan, dapat pantay doon sa resting position nitong release bearing saka nung fork. So pagka ito po ay hindi namamantay, ibig sabihin, yan nga yung ano, yan nga yung matigas ang clutch nyo. Kasi ano yan eh, lumalaban yan eh. Kaya mapapansin nyo kung hawak nyo lang yung fork, ito. Kung hawak nyo yung fork, pagdating doon sa portion na yun, matigas na eh. Yan o, tinutulak ko. Pagdating dito sa portion na to, tumitigas na siya. Ayan o. Kaya kung ito ay hindi pa namin nilagyan ng ano ng washer, mas matigas 'yan kasi wala na po sa tamang position at tamang geometry itong fork. Hindi na siya pantay. So ngayon ang lumalabas ito, pantay na pantay po yung fork niya. Ayan oh. Yung siso. Ayan po yung ano diyan, yung pinaka-siso, pantay na pantay 'yan. Tapos halos namamantay na rin po siya dito sa labi nitong ano nitong pinapasukan nung main drive saka itong pinakalabi ng release bearing. So ayan po 'yon. So dapat ulitin ko, dapat ito sa resting position ng release bearing saka ng fork, dapat ito namamantay po dito. Para kaunting apak mo lang, ayun na, magdi-disengage na yung ano, yung lining saka yung pressure plate. Kaya babalik na ganun, okay na siya. Unlike kung walang ano yan, kung walang washer yan, nakaganun po yan, malayo. Kaya ang nangyayari dahil sa malayo siya, yung travel nung paa mo, nagiging matigas din yung ano, yung pedal kasi nga naka-ano din naman yan eh, nakalapat yan dun sa ano eh, sa pressure plate. Tapos ina-adjust naman yung push rod. So ganun ang nangyayari. So ngayon, ipapakabit ko muna to. Una't kailangan mo muna ng ano to. Servisan pa ng konti, lagyan mo ng grasa doon. Ay, si Guna, saka si Mark. Ito mga kapatid. Ito yung pivot ball. Ayan o. Nagbawas ako ng washer kasi bago pala yung aming fork. So pinabawasan ko yung washer. Baka kasi masobrahan. Nakabili pala ng bagong fork. So, hindi, yung 2 mm na sinukat namin nung una dun sa fork, malaki yun.
So nagbawas kami, ito lang muna yung kinabit namin na mahiwagang washer. Ayan mga kapatid, talaga nakabantay si Chip oh, sa mga nagtatrabaho natin. Kasi hindi lang basta-basta pababayaan muna sila, kailangan paulit-ulit. Sabi nga ni Anthony Robbins, yung pagiging master o yung mastery sa trabaho, dapat inuulit-ulit yan. Diba? Repetition is the master of skills. Yan po yun. So, repetition, at inuulit pa rin ni Chip lahat yung instructions, kaya itong mga tao natin, nakakaroon sila ng mastery. Lalong-lalo na pagdating dito sa tinatawag nating pagpapalambot ng clutch ng mga sasakyan. Testing natin kung ano ha. Mamaya, babalik natin. Ay, ito. Mag-a-adjust pa tayo eh. Ah, sige. Tukod doon, kaya mababa. Sige. Testing na kung lumambot. Okay na yung adjustment. Di ba mababa masyado? Oo, mababa nga po. Pero malambot. Hindi ka na mapapagod sa Makati niyan. Mababa po. Pero pasok. Apo. Malambot. Okay po. Hindi na nakakangawit. Hindi na po. Adjust na lang, itaas natin konti ah. Apo. Oo. Para maibalik to. Hindi po. Yan, isa na namang napalambot. Napalambot. Tapos bending mall yan ah.